Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang action-drama-horror-mystery-thriller movie na may pamagat na Bound to Vengeance. Nagsimula ang pelikula sa dalawang nagtatawanan na magkasintahan na sila Eve at Ronnie. Makikita na habang nasa isang amusement park sila ay kanilang kinukuhanan ng video vlog ang kanilang pagsasaya sa nasabing lugar. Matapos nito, sa sumunod na eksena ay nagising na lang si Eve na mag-isa na lang siya sa kanilang kwarto habang makikita na parang may kung sinong misteryosong individual ang pumasok sa loob at kinuha siya nito. Makalipas ang tatlong linggo, dumating ang isang lumang van kung saan sakay nito ang isang hindi tukoy na lalaki. Nagluto ito ng masarap na pagkain at pagkatapos nitong may handa ang mga ito ay tinungo naman ng nasabing misteryosong lalaki ang isang madilim na basement sa loob ng bahay. Inilapag niya ang bagong lutong pagkain at naupo siya katabi ang isang nanghihina na individual na nakahiga sa isang kutsyon. Lumalabas na ito na pala si Eve at nakakulong siya sa loob ng nasabing lugar kung saan ginawa na pala itong pagkakaperahan mula sa iba't ibang mga customer na ginawa siyang kasiyahan araw-araw. Habang nagsasalita ang halimaw na ito at ipinapaliwanag na gawin niya lang nang walang problema ang kanyang trabaho para makakain siya palagi ay makikita na may inihanda na pala siyang nakatago na malaking tipak ng bato na agad niyang ginamit pang atake sa nasabing halimaw na nagdadala ng pagkain sa kanya. Matapos niya itong mapabagsak ay dagli niyang kinuha ang susi ng kadena at mabilis na naghanap ng madadaanan palabas sa nasabing bahay. Hindi na siya nagsayang ng sandali at maagap niyang sinikap na makatakas agad sa malaimpyernong lugar na ito. Nagawa naman niyang makatungo agad sa labas ng pinto ngunit tila sobra siyang nanghinayang at nanlumo nang tumambad sa kanya na nasa gitna pala sila ng isang malayong liblib na lugar na milya-milya ang layo bago pa siya makahingi ng tulong. Mapag-aalaman na hindi pa siya marunong magmaneho ng sasakyan kaya hindi niya rin magagamit ang nasabing van paalis. Nang naalala niya na bigla nga palang nawala ang nobyo niya habang magkasama sila ay bumalik ito sa loob ng bahay sa pagbabaka sakaling makita niya ito. Subalit sa ilang minuto ng kanyang paggalugad sa mga kwarto ay wala siyang nakita bagkus ay natagpuan pa niya ang litrato ng iba't ibang mga kagaya niya na minalas na nagawang madakip din ng hindi patukoy na grupo na kasamahan ng lalaking ito para gawing pagkakaperahan at kasiyahan. Nakakita din siya ng magagamit niyang armas kaya hindi na siya nag-atubili pa na ayusin ang kanyang sarili. Matapos niyang maglinis at makapagpalit ay agresibo niyang kinumpranta ang halimaw na ito para paaminin kung saan dinala ang iba pang nasa mga litrato. Sumagot ang lalaki at ipinahayag na nasa iba't ibang bahay ang mga nasabing individual na mapag hanggang sa ngayon ay maaaring pinagsasawaan pa rin ng mga kliyente. Gamit ang isang kahoy na may kadena sa duluhan ay nagawa niyang mapasunod ang lalaki para ipagmaneho siya at dalhin sa mga lugar para mailigtas ang iba pang kagaya niya na mga dinakip. Pagkarating sa unang bahay ay nakita agad ni Eve ang isa sa mga ito na nagngangalang Nina. Takot na takot ito kung saan sobrang gulo rin ang kanyang pag-iisip at halos ni hindi magawang mapakinggan ang paliwanag ni Eve na narito siya para tulungan siyang tumakas. Sa sobrang pagmamadali ay kamalas malasan na natisod ito at tinapos agad ng isang nakasiwang na bakal sa labas. Lubos na nang hinayang si Eve sa nangyari, gayon paman ay ipinagpatuloy ni Eve ang hangarin na mailigtas ang iba pa. Nagbiyahe muli sila patungo sa isa pang bahay kung saan nakita naman niya si Marga. Ngunit dahil sa dinanas nito ay tila tuluyan itong nabaliw kung saan ang ipinagutos ng demonyong lalaki na sugurin si Eve ay mabilis itong sinunod ni Marga. Walang pakundangan itong sumugod kay Eve na ultimo kahit pilit na ipinapaliwanag na ni Eve na narito siya para tumulong sa kanya ay hindi pa rin ito pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi dahil tila tuluyang nabaliw na ito dahil sa mga gamot na nilagay ng demonyong lalaki.
Nang magawa na itong mapabagsak ni Eve ay nakita niya na susugurin na rin siya ng nasabing demonyong lalaki na ito, kaya agad niya itong sinubukan na patamaan, subalit sa hindi inaasahan ay sinalag at pinrotektahan pa ito ng kawawang katulad niya na dinakip na tuluyang nabaliw. Dahil sa nangyari ay sumabog sa pagkapuot si Eve at walang tigil niyang inatake ng walang humpay ang lalaki hanggang sa mawalan na ito ng kakayahan pang lumaban sa kanya. Wala nang nagawa ang demonyong ito dahil sa panghihina ay ipinangako niya na hindi na siya gagawa pa ng mali at susunod na siya sa gusto ni Eve. Muli silang nagpatuloy at nagtungo kaagad sa sumunod na bahay kung saan matapos niyang maingat na galugarin ang loob ay natagpuan niya agad ang isa pang nasa litrato na si Leia. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sakto na dumating pa ang dalawang lalaki na ito na nagbayad para matikman si Leia. Nang maalala niya na ito rin ang mga demonyong nagbayad noong mga nakaraan para maangkin siya ay sumabog kaagad sa galit si Eve at walang alinlangan niya itong pinaulanan ng putok. Kahit nagtatakbo papababa ang isa sa mga ito ay dagli naman itong sinundan ni Eve at hindi niya ito tinigilan hanggang sa hindi niya nagagawang burahin sa mundo ang katulad nitong isang demonyo na salot sa lipunan. Matapos nito ay mabilis na tinanggal na ni Eve ang kadena ni Leia, nagpalit rin kaagad sila bago muling bumalik sa van. Sinubukan pang lituhin ng lalaki ang isipan ni Leia matapos nitong sabihin na lahat ng tinutulungan ni Eve mula pa kanina ay napapahamak lang. Bagaman napaisip si Leia sa sinabi ng lalaki ay mas nagtiwala pa rin ito kay Eve dahil siya lang ang naglakas ng loob na tulungan siyang mailabas sa malaimpyernong sitwasyon niya sa loob ng bahay. Sa pagkakataong ito ay may natitira pang isa na nasa litrato na kailangan nilang mailigtas, si Leia na ang siyang nagmaneho sa sasakyan patungo sa sumunod na bahay. Matapos ang ilang minutong pagbiyahe ay nakarating na sila sa lugar kung saan ang nakapasok na silang dalawa ay kapansin-pansin na parabang napapangiti ang lalaki. Buong pag-iingat at tahimik nilang hinanap sa lugar ang nasabing isa pang katulad nilang dinakip din. Subalit sa kanilang paghahanap imbis na isa ay tumambad sa kanila ang iba pang mga bagong kinuha ng mga kasamahan ng demonyong ito. Sinabi ng isa sa mga bagong dinakip na dinala ng parang pinuno ng grupo ang kanilang hinahanap sa pinakakuta ng mga ito. Nang marinig ito ni Eve ay napagpasyahan niya kaagad na tunguhin ito dahil naniniwala siya na nandoroon rin ang kanyang nobyo at baka kung ano na ang ginawa ng mga ito dito. Inutusan niya rin si Leia na magpaiwan na sa lugar at tumawag na ng mga pulis para mailigtas na silang mga iba pa na kinulong. Nang uutusan sana niya ang lalaki na dalhin siya sa kanilang kuta ay nagtaka ito nang makita na nawawala na ito sa sasakyan. Sa ilang saglit ay lumalabas na nililin lang pala siya nito para nang sa ganon ay makasunggab ng pag-atake ang isa pa nitong demonyong kasamahan mula sa kanyang likuran. Dahil mas malakas ang lalaki ay sobra siyang nahirapan na makawala sa pagkakadakma nito sa kanya. Sinira din ng mga ito ang cellphone niya at kaagad na pinagplanuhan kung anong gagawin nila kay Eve. Sa kabutihang palad ay nakatunog si Leia sa mga nangyayari at mabilis nitong tinulungan si Eve, sa isang pag-atake pa lamang ay bumagsak agad ang kasamahan nito. Tila nagkamali ang lalaki na minaliit nila ang magagawa ng pagtutulungan nila Eve at Leia. Dahil sa ilang beses nitong pagtatangka ay hindi na napigilan pa ni Eve ang umaapaw niyang nararamdamang galit. Tinuruan niya ito ng leksyon at ipinaunawa ni Eve sa lalaki na sila na ang may kontrol ng sitwasyon at hindi na siya. Sa pagkakataon na ito nang makarating sila sa panghuling bahay at pinakakuta ng mga lalaki ay sinabihan siya nito na maghanda sa kanyang malalaman. Bagaman nagtaka siya sa mga sinabi nito ay nagpatuloy pa rin siya at hindi na ito pinansin pa ni Eve, buong tapang niyang pinasok ang nasabing bahay kung saan sa ilang segundo niyang paggalugad at paghahanap sa loob ay laking pagkasorpresa niya na nandirito ang pinakamamahal niyang nobyo na si Ronnie ngunit tila parabang may mali sa lahat dahil sarap na sarap pa ito sa pagkakahiga sa sofa habang mapapansin sa kanyang mukha na parabang nakagamit ito. Sumagot si Ronnie at sinabi nitong nagagalak siya at ligtas siya.
nang tinanong ni Eve kung anong ginagawa niya sa lugar at bakit parang dito siya nakatira ay kasabay na nakita niya ang lahat ng mga litrato ng kanyang mga tinulungan na makatakas kanina kung saan lumalabas na nakarelasyon ni Ronnie ang dalawa sa mga ito. Tuluyang nabunyag ang sekreto ng nobyo nang tumambad sa kanya na nasa kama nito ang panghuling individual na ililigtas niya. Dapat, lumalabas na ang mastermind sa lahat ng pagkakatangay sa kanilang lahat ay walang iba kung hindi ang lalaking ito na minahal niya ng todo, pero ang tunay lang pala nitong layunin ay paibigin ang mga tulad nila at saka naman dadakpin para pagkaperahan. Dahil sa panluloko ng demonyong manggagamit na ito ay napalitan ng sukdulang pagkamuhi ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Ronnie. Hindi na niya pinatagal pa ang lahat at makikita na lamang sa labas ng bintana na pinaulanan niya ito ng walang humpay kung saan wala talaga siyang balak na patawarin ito. Nakita ito ng lalaking kasabuat na nagpupumilit na paandarin paalis ang sasakyan, kaya lubos itong natakot ng sobra-sobra. Kalaunan ay huli na siya dahil lumabas na ng pintuan ang nagwawalang si Eve. Pinaulanan din siya nito ng sunod-sunod kung saan maswerte pa na hindi ito tinamaan. Subalit laking pagtataka ng lalaki na sinadya pala siya nitong hindi patamaan para may paalam sa asawa at anak nito ang kanyang kademonyuhan na ginagawang trabaho. Lubos na humingi ng patawad ang lalaki at sinabi nitong ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya ang kanyang mga nagawang mali. Para hindi siya isumbong ni Eve ay sinabi nito na kasama nilang kinuha ang kanyang kapatid na si Dela, at marahil ay hindi ito natatandaan ni Eve dahil sa mga gamot na inihahalo niya sa pagkain araw-araw. Mula sa mga rebelasyong nalaman ay bumalik na ang kanyang memorya kung saan kasama nga talaga nito ang kapatid niya noong araw na iyon. Sa sumunod na eksena ay makikita na matiwasay na nailigtas na ng mga pulis sila Leia kasama ang iba pa. Makikita rin na tila naawa pa si Eve sa lalaki at iniwan niya ito sa pinto ng kanilang bahay kung saan sinalubong ito ng kanyang pamilya. Sa pagtatapos ay makikita na lamang si Eve na naglalakad sa kalsada at tila sasalakayin ito ang mas malaking grupo na kasalukuyang may hawak sa kanyang nag-iisang kapatid para mailigtas ito. Special shoutout kay Aliwas Hunter PH, kay Susan Gozem, kay Leo Justine Garcia, kay Bunso Bandas, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.